Yeah.
salamat po muli sa mga gabing ganayan. At ngayon nga po ay muli po namin kapiling yung ating mga kapatid mula po sa Buboy Pagsangha, si Raymond Lance Joan Michiel. Salamat sa kanila pong muli po tulo. No, second time nyo ito, ano? At ganoon din po si Rena, si Princess, si Andrea. Ha? At salamat at muli nakabalik yung ating mga maging bisita last time, mga bisita, mga taga-pagsalitan, no? Yung mga kalabalitong? Okay. Mga bisita na balitong si Guard J, James, and Kenneth. And then, right? Kagaling umaga ay nakapag-progress tayo muli ng apat. Ano nga? Okay. And then, ngayong hapon, meron tayong mag-busy muli. Okay, yung ating po mapalit mula sa Lumba ay susunod sa Bautismo, Sister Cynthia Abangan. Ayun, Cynthia! Thank you. Po si, ito po yung mga anak ni Sister Michelle Bautista. Okay, sabi ko, Michelle, doon ka pa gusto makita ng misis ko, lagi mo ka pinapadala ng puto. Okay, Michelle, tayo ka para makita ka ng sweetheart ko. Kaya na lang. Ito po kanyang mga anak ay susunod sa tubig ng buhay. Si Michael, Cyril, tsaka si Chelsea. Ay, ito rin pa rin o. At po, salamat at yung aking mga mababait na kapitbahay. Andiyan ngayon, si Batong Marco at saka si Gladys. Blessing sa akin yung mababait sa awag yan. Alright, at buksan niyo po yung Bible sa Book of Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. At katanggol po ang ginamit ng ating kuwel ka rin ha. Upon this rock, I will build my church. At magsasabi natin po, Matthew chapter 16 and verse number 18. No? Sabi-sabi tayo muli, Matthew 16 and verse number 18. Matthew 16 and verse number 18. At tapos saka po tayo tutungo sa ating pinaka-outline sa 1 Peter chapter 2, ang ating pinaka-outline. Okay, and then muna-muna, ito Matthew 16 verse number 18. Muna kita po ninyo ay sabay-sabay po natin babasahin. Ready? Nakatala po ninyo? Amen? Ready? Basa. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Maliwanag ba? Alright, so maliwanag na si Kristo ay nagtayo ng kanyang church. Nakatayo? And again, church. Hindi churches. Only one kind of church. Maliwanag ba? At ito ay kanya. Sabi niya, thou art Peter. Nausap niya si Peter. Tama, no? Ito si Pedro, ha? Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Naliwanag, yun eh? Alright, and after that, ibinigyan niya yung kanyang pangako sa kanyang church. Ano yung kanyang pangako? Ano ba yun? Alright? Even the gates of hell shall not, what? Shall not prevail against it. Ang ibig sabihin, yung church na kanya dito na yun, anong tao, anong year yun? 30 to 33 AD. Don't forget that. Amen? 30 to what? 33 AD. And then, don't forget, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Are you listening? Amen? Alright, amen? At amen? So, tinayin niya. Siya ang personal na nagtayo. Not the Holy Spirit, not the Pope, not Peter, not John, not James, but Christ Himself. I will build. Amen? At ang unang member, sino yung unang member? According to the book of Ephesians chapter 2, verse number 28, the 12 apostles. Amen? You follow me? Si Christ ang founder, siya ang pastor. At ang unang member, yung labing dalawa. Are you listening? Amen? And actually, may treasurer, si Judas. Tama, amen? Amen? Alright.
lumabas, 2,000 taon na nakakalipas. Tama ba ako? If I read, kasi 30 to 30 AD, and then yun ay 2022. So mahigit 2,000 taon na nang itinayin niya. Nasaan napunta? No, don't forget, hindi yun nawala. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng mawala, hindi rin pwedeng nagbago. Kung paano itinayo sa kanilang teaching, lifestyle, ganun pa rin until now. Are you listening? Sapagkat ang founder ay hindi tao. Ipalami ko siya? Kung tao nagtayo, kung si Peter nagtayo, nalaig na yung head. Sapagkat naroon pa lang ang Panasupristo, kung si Peter nagtayo, at si Peter ang foundation, nalaig na yung head. Sapagkat dumating yung 33 AD, ipinagkanggo nilang 3 times ang ating Panasupristo. Maniwala ba sa atin yan? Maniwala ba sa atin? Kaya, even in the age of Christ, siya prevail. Para pa dapat, ipinagkalabi siya ni Peter, so hindi si Peter ang founder. Si Kristo mismo. At ano yung pangako? Even the gates of hell shall not prevail. Di pa namin siya? Amen? So nangako siya, nangagawa, perpetuity. It's been mananatili yan hanggang sa aking muling pagbabalik. Amen? Okay now, magalit mo, hindi mo kaibig mo kung ano sa ating patrick na. Okay, hindi yung Catholic Church. Kasi yung Catholic Church ay itinayo 130 AD. Ang founder ay si Constantine. Are you listening? Amen. Amen. Asan itinayo? Rome. Ito yung ating pong binabasa, ito po ay sa Jerusalem. Ha? Amen? Again, wala kang magtagpuan sa Bible na pag nag-member ka sa Church of Christ, kapapunta ng heaven. Walang salvation din sa church. Hindi ko tinuturo na kapag-baptist ka pupunta ka ng heaven. Pwede ka maging baptist, heaven ang punta mo. Kung hindi mo naman naging savior si Jesus Christo, Panginoon. Kahit maging pastor ka pa ng baptist. Di ba? Impyerno rin ang punta mo kung hindi ka na nampalataya sa Panginoon Jesus Christo. Ayun yung savior siya. Now, ang ibig ko lang makita niyo kapatid, na si Christ ay nagtayo ng kanyang church. Di ba? At pinangakoan niya ito ng perpetuity. Ito po yung mananatili hanggang sa kanyang muling pagparito. Iba nung kaysa? Amen? Okay, at hindi ito pwedeng nawala. Nagpapatuloy pa ito. Are you listening? Amen? At ang isa nito, at ang isang kauri nito ay mag-divertish sa March 25. Amen? 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 Amen kaysa? Okay. Alright, now don't forget, yung naging dalawa ay baptized lahat ni John the Baptist. And even Christ himself ay baptized ni John the Baptist. Hindi mo pwede maikatuwa yun. Sapagat sa Matthew chapter 3, binautismo siya ni John the Baptist. Amen? At isaman sa naging dalawang apostol ni Kristo, listen carefully, wala kang makikita na binautismohan ni Christ. Sapagat yung naging dalawa ay baptized already ni John the Baptist. Are you listening? Amen? Amen. Si John the Baptist ang nag-prepare ng materialis. Are you with me? Sa bagay ng preaching niya ng repentance, di ba? Amen? Okay, manalig kayo, darating ang misaya si Kristo. Kasi hindi ko sabihin, may baan naman, ano ang trabaho ni John the Baptist? To prepare the way of the Lord. Listen, 700 years before Christ, binanggit na itong si Prophet Isaiah, that there is a voice in the wilderness, di ba? Amen? Nasisigaw, repent for the kingdom of heaven is at hand. 700 BC. Di ba? At naghanap ito nung si John the Baptist ay dumating. Are you listening? At paliwanag. Pagdating ni John the Baptist, di ba? Now, okay, Bible student, ilang years yung scientist kung tawagin ng Diyos ay hindi namusap? 350 years. Are you listening? From the book of Malachi hanggang sa book of Matthew, meron ka naman 350 years of silent. Ang ganyan ito ba ba? Nang Diyos, walang mensahe. Walang silent Diyos yun. Kasi na Musa, pero yung silent Diyos, biglang binasag. Listen to me. Biglang binasag ng salitan, repent! For the kingdom of heaven is at hand! Walang iba kundi si
God is. Okay. At yung mga nag-grip eh, okay, nanalig sa misaling darde, kabilang yung labing dalawa doon. Yung panamig siya, then binaptize niya, then pagkating ni Kristo, kinuha niya yung labing dalawa, and then kinigil niya yung New Testament Bible believing Baptist Church. Okay, amen? Then, Luke chapter 17, nagdagdagan ng hamon? 70, amen? Then, Acts chapter 2, verse 41, nagdagdagan ng 3,000, amen? Then, chapter 10, chapter 17, nagdagdagan ng what? Multitude. Are you seeing Christian? Okay. Now, ngayon ang punto, ay ibig kong ibigay itong characteristic of the Lord's Church. Alright, maliwanag sa atin, ha? Maliwanag ba sa atin? May church ang Panginoon. Maliwanag ba? Sino founder? Si Christ. Sino unang membro? Yung labing dalawa. Amen? Eh? Noong unang klaseng baptism, manatanggap nila? Baptism. Baptism. Amen? Eh? Baptism. Baptism. Alright? At yung baptism nito yan, hindi nito yung baptism, ito po'y galing sa langit. Amen? Eh? Oh, alright. Now, ngayon, ating tinan yung characteristic nitong church ng Panginoon, ha? The characteristic of the Lord's Church or the New Testament Church. Na pag sinabi ng Lord Church, ano ibig sabihin? Nakalagay ba yun? The New? Yes, ang church sa New Testament. Okay? So, ibibigay ko yung kanilang characteristic. Ano? Okay, paano niya ito tingnan at bilang tayo po'y magaligtas at member naman ng New Church ng Panginoon, paano rin ang ating dapat na maging pagtingin sa church ng ating Panginoong Jesus Christ. Pero sa Panginoon, ako may pagtubayan mo. Bigyan mo po lang ako ng salita sa aking bibig. Pangunahan mo ako, Panginoon. Ngayon, my Lord, sa lahat na narito sa hapong ito, bigyan mo, my Lord, ng humility, teachable spirit, unawa sa iyong mga salita upang ito'y tanggapin, Panginoon. Magligtas ka po, my dear Lord, magbigay ko ng revival, at magbago ka po ng buhay. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. So, sa book of Matthew, itinayo niya ang kanyang church. At sa book of 1 Peter chapter 2, ha? 1 Peter chapter 2, ay pinakita po naman yung characteristic ng church ng Panginoon, at kung paano natin dapat tignan itong church nito ng ating Panginoon Jesus Cristo. 1 Peter chapter 2 and verse number 1. So, hindi po ako, may mga Bible kayo, tama ba? Yeah. Ano ba? Alright, ito po 1 Peter chapter 2 and verse number 1 to number 2, sabi po ng Panginoon, wherefore, laying aside, itabi niyo naman yung lahat ng what? Malis, pagbibintang, ano pa? Guy, ano pa? Hypocrisy, ano pa? Envy, ano pa? Pagkasalita ng masama, at sa verse number 1, niya, tulad ng sanggol na bagong panganak, nasain niyo yung gatas na walang daya ang salita. The Bible, bakit? That he may what? Alright, that he may grow their mind. So, maniwala, ibig ng Panginoon, kayong tumanggap na sa Kanya, kayong naligtas, listen carefully, huwag kayong manatiling basta ligtas, kundi lumago kayo. Amen? Amen? Lumago kayo. At ang tanging paraan para lumago kayo, anong tanging paraan? Ha? Decide what? Decide the sincere need of the Lord. Ano yung sincere need of the Lord? Dito ito, hindi sa akin. The Bible. The word sincere means what? Pure. Ano yung sincere? Pure. Okay, parang garas, walang haring tubig. Yung Nestle, tsaka yung Cowhead, may haring tubig eh. Ito, walang haring tubig. Amen? Pure. Amen? Na magpapalago sa'yo. Sa'yo yung parang nabalataya. Amen, Christian? Amen? Alright. And then, sa verse number 3, the Bible says, if so be you have a taste that the Lord is gracious, kung talagang naligtas ka, lumago ka. Amen? Magpakalago ka. Alright? And then, lingapin mo yung church ng ating Panginoon Jesus Cristo, kailangan mo yan. Hindi ka lalago kung wala ang Bible, hindi kayo lalago kung wala ang Lord.
Lord's church sa buhay mo. Amen. Don't forget that. Pwede bang maging sick pero walang church na dinadalo, walang Bible believing church na dinadalo? Hindi pwede. Pwede ka bang estudyante, wala kang school? Iba na rin. Doktor, wala kang clinic? Iba na rin. Attorney, pero wala kang law firm? Maliwanag ba? Empleyado, pero walang opisina. Ano, nakalimbawa ko, ganun din. Hindi pwede maging saved ka, Christian ka, pero wala kang church. Anong klase ng church? The Lord's Church. Anong klase ng Lord's Church? Anong Lord's Church? The New Testament Bible Believing, Bible Preaching, Soul Winning, Prayer Millennial Church. Amen. Alright? Now, in Notice chapter 2 verse 17. Sabi-sabit tayo. 2:17. Ready? Basa. All of all men. Listen. Kausap ng Panginoon, yung mga Christian. Kausap ng Panginoon, yung New Testament Church. Tama ba ako? Anong sabi niya? Verse number 17. Honor all men. Sumunod, love what? Listen, love the brotherhood. So number one, na characteristic, ano, or maging dapat nating patingin sa church ng Panginoon, what? It is a brotherhood. Kailan niyo? Pakalakas na? A brotherhood. Ito'y kapatiran. Ito'y sambahayan ng Panginoon. In the book of Galatians, chapter 6, verse number 10. Alright, dito tinawag itong brotherhood. In the book of Galatians, chapter 6, verse number 10, ito tinawag naman na sambahayan. Household of faith. Alright? Now, take it, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi nagtayo ng fellowship. Siya nagtayo ng what? Takas? Church. Okay? Again, the church is not a building. Ha? Ang church, ulitin ko, dati ko, ito'y hindi building. Ito'y hindi gusali. Sa pagkasabi po ng Acts chapter 14, 27, inipon ni Paul yung church na hindi mo pwede ipunin sa isang lugar, yung gusali. So, ang church what? Hindi building or what? Called out assembly of born again believer. Amen? Scripturally baptized. Amen? Ang church is what? Mga tao, ligtas, na bautismuhan scripturally. At meron siyang covenant, tipan, sa Diyos at sa bawat isa, na kanilang isasagawa yung great commission ng Panginoong Jesus Cristo. Ano yung commission? To go into all the world and preach the gospel. And then what? Baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. And then what? Teaching them to observe all this whatsoever I have commanded you. So what is mga tao? Say that what? Baptize at meron silang covenant with one another at sa Diyos. Are you listening? At ngayon, ibig ng Diyos tayo ating punting na ito isa, ano pa niya? Ito'y brotherhood. Ito'y kapatiran. Kaya kung magtawagan tayo dito yung what? Hindi kaige kamardi. Interior. Diba? Anong tawagan natin? Brother and sister. Amen? Amen? Oh, yun. Galatians chapter 6 and verse number 10. Nagtas po kayo. Galatians 6. Nagtas po ako? Okay. Alright. Binibilis lang pag baka darong ground natin. Galatians 6 number 10. Dapat magbibilis hindi dapat si Brother King. Oo, kaya lang. Makaingat, sabi sa akin. 6:10, andyan na po kayo? Ready? Basa, as you will have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially. Ito niya? Especially unto them who are what? O, ito niya? Household of faith. Sabi niyang Tagalog, hanggat may pagkakataon, gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, pero lalo't higit sa sambahayan, sa sambahayan ng pananampalataya. Amen? Hindi nagturuan tayo na maging mabuti ang ating pagtitinginan sa isa. Pagkat tayo ay, brad tayo ay magkakapalit sa Panginoon. Amen. Brad tayo ay kapatiran. Okay, paano tayo maging magkakapalit sa Panginoon? Isa, pagkat isa lamang ang ating ama na nasa langit. Amen. Amen? Kung paano yung magkakapalit na isang dugong na nangalit, tayo, di ba? May isang dugong na
lahat ng sin. May isang dugong tumubo sa kanila. Yung dugo ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Amen? Isang Espiritu Santo na pumatahan. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay pumatahan sa iyo? Mula nung tinag ka po si Kristo, ang Espiritu Santo pumahan sa iyo. Amen? Amen? Ligtas ka, napatawad ka, sa bagyong dugo ni Kristo ang tumubo sa iyo. In Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. Amen? Yung ating kasalanan, hindi kayo mapatawad ng ostia, kahit ng latigo, kahit ng panata. Pero salamat, yung dugo ni Kristo ang humugas ng ating sarap. Doon, nakatanggap tayo ng kapatawaran. Amen? Amen? Amen. Iwan ito, hindi ba? Oh, you see, tayo, household tayo, magkakapalit sa Panginoon. Alright? In John 1:12, ang sabi ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Amen? Sabi ng Tagalog, datapot ang lahat ng tumanggap sa Kanya. Sa John 1:12, si Kristo na pareto sa sariling Kanya, pero hindi na tinanggap ng sariling Kanya. Ipinako sa cross. Tama ba? Amen? Datapot ang lahat ng mga tumanggap sa Kanya, binigyan niya naman ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makapwid yung nanampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ano ka na ng Diyos? Anak na ng Diyos. Amen? Na bilang anak, pwede ba bang mapunta ng piyano? Hindi na. Ang anak ng Diyos, pag biniway ng bulsa, dadali ng Diyos. Isin na. Amen? Kaya tayo, kaya yung tinanggap po natin, kaya tayo ay, tayo ay household of faith. Amen? Tingin mo ito na pamilya mo. Huwag ang dating parang bisita rito. Amen? Amen? Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Isang dugo ang tumubos, dugo ni Kristo. Isang Espiritu ang tumatahan, Espiritu Santo. At isang araw mula ngayon, isang langit ang ating pupuntahan. Amen? Dahil pinangako ni Kristo sa lahat ng sa kanya'y tumangga. In my Father's house are many mansions. Sa bahay ng aking ama, maraming mansion. I go to prepare a place for you. If I'm missing, alam na nang sabi, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Amen. I will come again. Muli siya nabalik, like a thief in the night. Amen? Amen? Ba't siya mabalik ulit? Ano kaya lang? Sabi siya pagkasabi, sapagat ang ibig ko, kung saan ako naroon, doon din kayo. Amen? Amen? Sa mundo ito, maraming tribulation, pero lakasan ninyo ang Diyos. Napagtagumpayan ko lahat yan, magtatagumpay din kayo. Amen. Amen? Salamat sa Diyos. Hindi ito ang ipinangako na lugar sa akin. Amen? Amen? Langit. Amen? Amen? So doon ko din, tayo ay household of faith. Amen? Lagi mong titignan itong church na ito ay brotherhood. Secondly, body. Body. Okay? In the book of 1 Corinthians, chapter 12, chapter 12 and verse number 12. 1 Corinthians 12 and number 12. Alright. 12. Nandiyan na kayo? Okay, ready? Basa. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body being many are what? One body. So also is Christ. Nakita mo? Kung paano yung katawan mo, isang katawan lang meron ka, pero maraming miyembro, maraming sangka. Naintindihan niyo ba yan? Amen. I think it is sabi, isang katawan. Amen? Pero may dalawang kamay, dalawang ilong, dalawang mata. Amen? Isang katawan, pero maraming miyembro. Amen. Ibala niyo? Amen? Oh, okay. And then, okay, bagawang maraming miyembro, pero one body lang. Pero din naman yung church ni Kristo. Huh? Notice verse number 27. Sabay-sabay. Now ye. Ito niya? Tinutukoy nito yung church sa Corinto. Sabi niya ba now, ye are what? Oh, kita mo? Kayo na yung body ni Christ and members in particular.
Lord. So, pangalawa, ibig ng Diyos, matin mo lagi ang church mo ng katawan. Ito yung body. Okay? Binibigyan yung emphasis na tawag na function ng church. Ha? Kung paano na isang katawan, pero maraming members, pero hindi ito naghihiwalay. Amen? Amen? Kung ibig kong buhat nito, lahat ng parte ng katawan ko, tulong-tulong. Nakikinig ka sa akin? Amen? Tinignan ko, bubuhamin ko yan. Gumawa yung isip ko, kaya ko yan. Nakikinig ka sa akin? O, nakatingin ako, naglakad yung pa ako, inawakan ko, binuhat ko, at ako, Nino, saan mo? Nakinig po rin ako? O, amen? Nagpapahayag ito talaga na bilang body, okay, as a members of the church, we must recognize that we cannot lead and function independently. Amen? 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 Saan nang nagdating? Sa pangat, sabi niyo, say ka na, nabautismo mo ito, ikaw ay kabilang ng body nito. Amen. Lahat ng kurento nito, mahalaga meron kang partisipasyon. Nene? Ito mo, oh. Yung ating anibersaryo sa March 25. Lahat tayo dapat mag-iintindi. Kaya may Christian? Oh, lahat tayo. Alright? Ha? Again, ulitin ko, 27 years na tayo. Nene? Sa March 20, 27 taon na tayo, church. Amen? At ulitin ko, hindi sa pagkulay ba? Wala tayong tinatanggap na namang tulong pinasya sa Ukraine, at sa Russia, at sa Amerika. Wala. Lahat na ito, umabot tayo lang. Tayo ay independent. Kaya hindi kayo brad, tayo ay isang body. Complete unit. Kaya na? Hindi yan, ha? Alright. Meron tayong gawain sa lumba. Hindi ko sila ngayon. Amen? Okay, nagpatuloy yan. Tayo na. Wala tayo hindi ng tulong naman. Meron tayo sinisimulan. Meron tayong marami ng simulan doon sa pira. Meron tayo. Di ba? Pagkatapos ito, magtatay naman tayo ng palasyo doon. Amen? Sa lagot bahay ng nagarap eh. Ayun pa rin. Oh. Oh, na hindi ito trabaho lang ng isa. Ito yung trabaho natin lahat. Sa bagat tayo mayawa, ano yung pangalawa? Isang katawan tayo. Alright? Isang katawan tayo. No? Okay, pangatlo. Ephesians 5:25. Kaya tayo po ay tinitignan ng Panginoon bilang isang pamilya. A brotherhood. Amen? Pangalawa, ibig niya, guaranteed ang maging pagtingin natin. Pangalawa, a body. Okay? Tayo ay isang katawan. Alright? At ibig na Diyos, maunawaan natin na mahalaga yung ating tinawag na tayo ay united. Okay? United. Bawat isang bahagi ng katawan ay mahalaga. Ipanamig niya? Amen? Bawat bahagi ng katawan ay importante. Bawat bahagi ng katawan ay pitungkuli. Ipanamig niya? Amen? Amen? At ang tagumpay ng body, para magawa niya gusto niya, ha? Ay sabag kumikilo sa lahat ng parte ng body. Amen? Amen? Okay. So, pangatlo, bride. Tignan niyo po. Ephesians 5:25. Alright. Okay. Tayo po, tinitignan ng Diyos na kanyang bride. Ephesians 5:25. Epesor? Okay. Ready? Ano naman? Ready? Basa. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ito niyo ba yan? Gaano kamahal ni Kristo ang church? Gaano niya kamahal? Tulad ng pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Amen? Binigay pa niya kanyang buhay para dito. Talagang darambot tayo, talagang darambot nito, that He might sanctify. Ano pa? Cleanse it with the washing of water by the Lord, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without what? Blemish. You
kayo spiritual, ito po yung kanyang tilingan na kanyang bride. Na isang araw mo lang ngayon, kanyang pakakasalan. Maliwanag ba? Amen? Amen? Oh, okay. So, bride. Ha? Ginamit sa bride. Ito pa yung ito ng intimacy. Mahal ni Jesus ang church. No, listen carefully. Naalala niyo nung inuusig ni Pablo ang church sa Jerusalem? Naalala niyo na? Inuusig niya. Hinuhuli niya ang member, di ba? Pinagpukulong niya. Oh. And then, isang araw, habang nakasakay siya sa kabayo, nagpakita si Jesus sa kanya sa Acts chapter 9. Amen? Ano nangyari kay Pablo? Bumagsak siya, nabulag siya. Ay pagtayo ni Pablo, ang sabihin, Lord, ikaw ba yan? Ano sagot ng Panginoon? Ha? Ano sagot ni Panginoon kay Pablo? Okay, it is hard for thee to kill. Against the prick, Pablo, bakit mo ako? Palinig din? Listen, ha? Inuusin ni Pablo yung church. Nung halapin siya ni Cristo, ano sa Cristo sa kanya? Pablo, why has thou Pablo, bakit mo ako inuusig? Maliwanag pala. Yung problema, yung pag-uusig na ibinibigay ni Pablo sa church ay pag-uusig yung problema na ibinibigay ni Pablo ay Kristo Jesus. Ipalamin? Sapagkat tinitingnan ni Kristo ang church na kanyang wa. Nakalakasunod? Yes, ito yung bride niya. Okay? Kaya hindi pwedeng sabihin mong mahal ko si Kristo pero hindi ko mahal ang church. Hindi pwede yun. Kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo yung kanyang trust. Ito yung kanyang body sa lupa. Ha? Amen, Christian? Amen? Amen? Don't forget that. Okay? The bride. No? Okay, number, and then number four, building. Okay? Ito po, it is the Lord's building. Ha? Siya ang foundation. Alright? Siya ang foundation. No? Alright. Now, okay, so 1 Peter chapter 2 ulit. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Alright, ano ang pagtingin ng Panginoon sa kanyang church? Number 1, ano ito? Brotherhood. Pangalawa? Body. Pangatlo? Bride. Pangapat? Building. Ito yung isang gusali. 1 Peter chapter 2 and verse number 4. 2 po. Ready? Basa. Tuhong kami as unto a living stone disallowed indeed of men but chosen of God and precious. Ye also as what? You also as lively stone of what? Build up a spiritual house. Kita mo? Gusali. Building. Okay? Na ang pundasyon ay mismo ang Panginoon Jesus Cristo. Kaya sabi ko kanina, hindi pwedeng nawala ang church ni Kristong tinayo niya sapagat siya mismo ang kinakang foundation. Alright? Tayo naman yung live stone. Alright? Now, what are the characteristics? Ano ang characteristic ng church na ito na ang tingin ni Kristo ay brotherhood, body, bride and building. Okay, what are the characteristics of the Lord's church? Verse number 9. You listen na, verse number 9. Verse number 9. Tayo na, but ye are what? Alright. Una, it is a chosen generation. It is a chosen generation. Nakatingin po yan? Pakibasa na, but ye are what? Nakas? Okay, ulitin nyo. Okay, yes. Okay, una, the Lord Church is a chosen generation. Piniling lahi. Hindi ba yung Jew ay piniling nation? Amen? Piniling ng Lord eh. Ang church ganun din, ang church din ay pinili ng Lord. It is a chosen, the Jews is a chosen nation, but the church is a chosen company. A chosen company. Alright? Elected. Chosen. Before the foundation of the world. Maliwanag ba? A chosen company. Huh? Okay? Okay. No, for what? For what? Anong purpose ng Lord? Na kanyang hinihiram ang church niya at siya as a chosen generation. Andiyan din na sa verse number 9. Andiyan din. Sa baba.
Okay. Akhirnya, dan you should what? Show for the praises of him who has what? Called you out. Di mana church called out assembly? Oh, okay. Who has called you out of darkness into this marvelous light? Ito yung pinirin yung generation upang ipahaya yung kaluwal hatian ng Diyos na sa atin ay tumawag mula sa kadiliman tungo sa kagilas-gilas na kaliwanagan. Kaliwanag ba yan? Hindi ang ating tungkulin. Naalala niyo yung lalaki na posis ng libu-libong demonyo sa Mark chapter 5? Bagay, alam niyo? Yeah? Nakatira sa libingan, araw at gabi, sumisigaw. Hindi ba? Hiniiwan ng bato yung kanyang katawan? Nalala niyo ba yan? Natalingan niyo, napagtapalipatid niya sapagkat puro libong demons ang nakatira sa kanya. Remember that? Walang tao, walang doktor na makapagpatinog. Walang doktor na makadarot sa kanya. Pero hinarap siya ni Kristo. Pinagtanong siya talaga ng Panginoon. Nagtawid-dalad si Kristo alang-alang sa kanya. Hindi hinarap. Pero pag binasa ko, nakikita ko yung malasakit ng Diyos sa tao. Nakikita ko. Maraming tao, ang pinagdidirihan natin, alin na nihawakan ka na si Kristo, hinahawakan niya. Amen? Pagharap niya, sabi niya, anong pangalan mo? Sumagot yung lalaki, yung mga demons. Ang sagot niya, Legion, sapagkat marami kami. You remember that? Sabi ng mga demons, pwede ba, Lord? Jesus, palipati mo kami sa mga tao. Sige, lumipat kayo. Tumingin yung lalaki, bumalik. Amen? Nasaved. Sabi na lang kayo, Lord, sasama na lamang ko siya. Sabi na lang, Lord, huwag ka sumama. Umuwi ka sa inyo. Go home and tell to thy friends. Umuwi ka. Sabihin at sabihin mo sa mga kaibigan mo kung gaano ka kinahabagan ng Panginoon. Amen? Amen? Ganun din tayo pare-pareho. Na-save tayo, na-baptize tayo, iniipon tayo rito ng Diyan bilang Calvary Bible Baptist Church for what? Ganun ka lang kayo. To show what? To show for is what? Praise. Upang ating ipahayag yung kapurihan ni Kristo na nagligtas sa atin mula sa impyerno na ngayon tutungo tayo ng heaven. Amen. Amen? Amen? A chosen generation. Alright? Pangalawa, royal priesthood. Kira niya? Oh, chosen generation yung pangalawa? Royal? Yes. May pagkasaserdoting lahi. Okay, now don't forget about it. Ang tungkulin ng priest during the Old Testament times what? Maghandog sa Diyos. Maghandog sa Diyos ng mga burnt offering. Okay? Okay, pero yun po, don't forget, ay limited lamang sa mga lahi ni Aaron, hindi ba? Amen? At nung liba. Pero salamat sa Lord. Mula na si Kristo yung mamatay sa krus ng Kalbaryo, isip kayo po yung lahat tayo ay ano na? Number 2, royal what? Ito mo. Lahat tayo ay Kristian. Ang ibig sabihin, lahat tayo may karapatan ng lumapit sa Diyos at maghandog sa Kanya. Amen? Anong ating iyahando? Anong ating iyahando? Psalm 50:14, Thanksgiving. Listen to me, lagi tayong inaasahan ng Diyos na maghahandog ng pagpapasalamat sa Kanya. Amen? Listen carefully. Okay? Kung ibig mong maging maligay ang buhay mo, maging mapagpasalamat ka sa Diyos sa lahat na meron ka. Amen? Amen? Huwag mo ikalungkot yung wala. Ang ipagpasalamat mo, magsaya ka yung meron ka, yung naibigay na ng Diyos sa iyo. Amen? Ang blessing ng Diyos ay hindi lamang sa salapi. Marami siyang blessing na hindi kayang bilhin ng pera. At maging milyonaryo ka, hindi mo kayang bilhin ang masarap na pagtulog. Amen? Kahit maging milyonaryo ka, hindi mo kinakain pa, galing pa ng Europe. Ang gatas mo, galing pa ng Australia. Di ba? Amen? Ang pera, sopas lang, galing pa ng Hong Kong. Ang problema, wala kang galing kumain. Di ba naman siya? Para kumain ka, iinom ka pa ng gamot. Amen? Samantalang may mga member tayo nito. Ang gamot-gamot.
Sabi ko, kahit panis, masarap yun. Alam niyo, hindi mo kayang bilhin yun. Kasi nga, bigyan mo ng bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi kayang tapatan ng sarap. Amen? And then what? Family. Amen? May mga anak ang kamukhang kamukha mo. Amen? Hindi ko lang alam kung masaya sila kamukha mo. Diba? Amen? Mahal ka. Para ko? Mahal ka. At may asawa kang talagang mahal na mahal ka. Na mawala ka na sa paningin, nasan ka na iro? Diba? Amen? O samantalang marami kang milyonaryo, pero hindi masaya ang pamilya. Amen? Amen? Ay, kaya hindi lang ibig sabihin, be thankful to God. Yes, sir. Lagi mo siyang pasalamatan. Amen? Amen. Ako'y matagal ng pastor. But honestly, every morning, salamat sa masarap na pagtulog. Yes, sir. Totoo yun. Pero right. Totoo, inaantok pa ako eh. Amen? Salamat sa masarap na pagkain. Ang totoo nga, nagkocontrol pa ako eh. Di ba? Ano yun siya? Maraming bagay. Okay? So, royal priesthood. Anong tungkulan na anong ating tungkulin? To offer what? Thanksgiving. Pangalawa? Okay, pangalawa is what? Prayer. Pangalawa is what? Praise and worship. Pangalawa is what? Ourselves. Amen? This is it. Okay? During the Old Testament times, naghahandog sila ng burnt offering. Tama ko niyo po ako? Amen? Amen? Pinapatay nila yung hayop, sinusunog bilang hanto. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ang hanto nila is what? Patay na hayop. But ito Christian, pagdating ng New Testament times, di ba? Amen? Ngayon tayo ay under the grace of God, hindi na patay na hayop ang hangat ng Diyos na ihentog mo sa Kanya. Kung di ba, buhay na katawan mo. Yeah. Romans 12, verse 1 and 2, ano sabi? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Amen? Holy and acceptable unto God. It's your reasonable service. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ihandog nyo ang inyong katawan bilang ba? Buhay na handog. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi mo magtulutan, talagang handog ito siya. Bakit ito mo, every Sunday, meron kang resorting ka? Kung hindi ka pala handog ng buhay ng Diyos, ihandog mo yan. Pwede mo ihandog yan. Hindi ba? Kanino? Dalawa lang yun eh, devil tsaka Diyos eh. Kung sino nakikinabang sa buhay mo? Sino napapamuran? Sino nag-glorify sa inyong tinatang kini? Aba, hindi pwede mo, don't forget this up. Kasi siya pwede mo. Kasi there is no middle ground. Walang gitna. Liwanag at kabiliban lang eh. Di ba, Christian? Pag binagay ang kalabas, wala rin middle ground. Walang purgatory. Heaven or hell lang yan. Aba, okay, no one can serve two master. Walang alipin pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Di ba naman eh? Iitigin yung isa, itatapag mo yung isa. Na kung hindi mo inibig si Kristo, hindi mo siya master, sino master mo? Alipin pa naman eh? Apa? Kaya nga, bilang tayo ay well appreciated, inaasahan talaga po ng ating Panginoon na tayo ay mag-aandog ng ating sarili sa Kanya. Amen? Amen? Present your bodies a living sacrifice. Holy and acceptable unto God. Amen? Na siyang kalampatan mong pagsamba and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your what? Mind that you may prove what is the good and perfect will of God. Amen? Amen? Hindi mo mabati kung anong kalooban ng Diyos kasi hindi mo pa na-represent yung buhay mo sa Kanya. Hindi mo nagdaman yun. Amen? Hindi mo nagdaman yun. Huwag kang matakot. Alam mo, ang fear mo na iba, kaya ayaw mag-handle ng buhay, baka doon may ipagawa ang Diyos na hindi niya gusto. Oh my soul. May magulang.
walang ba na nangarap ng masama sa kanya? Meron kayo, meron mga magulang na, ano kayo gagawin ko sa alam na ito? Na talaga ikakapahamak niya. Meron mga magulang? Ano yung sagot niya? Meron ba? Aba, wala. Kung yung magulang na hindi nag-iisip ng masama sa iyo, kundi parang ikabuli, ikaw, mas muli ang Diyos. Tama ba ako? Aba. 1984, nasa iba ko. And nung taon din yun, nagsuko ako ng buhay sa Diyos, wala akong pinagsisiya. Amen? Eh, bago ako na siya, katakot-takot na school ang pinasok ko. Nag-aaral ako sa artist. Nag-aaral ako sa Guzman Institute of Technology. Nag-aaral ako sa PMI. Gusto ko makasakay ng barko. Nag-apply ako ng US Navy. Para maging US Navy ako ng Hipon. O totoo, napakarami yung pinasok. Nag-working student ako. Hindi ko alam kung magiging buhay ko. Saan gusto ko yumaman? Magka-pera, makapag-abot, makasakay ng barko. Makapag-asawa ng Amerikana. Salamat din ito pa. Kaya hindi ko nakalala si Ate Pinoy. Totoo yun. Salamat, hindi po nasibo. Kaya pala magulubuhin kung walang direction siya para wala pala sa akin si Kristo. 84 na sibo ko, inagap si Kristo yung Savior. O nakita ko, uti-uti yung bigyan ng liwanag yung landas ko. Amen? Nasaib ako, nag-member ako ng church. Ngayon lang, masaya ako sa Panginoon. Amen? No, I'm not saying na kapag nag-surrender ka, magiging pastor ka. Hindi, ibig sabihin. Amen? May iba-ibang panawagan ng Diyos. Kung paano tayo yung one body, many members, at bawat members, may ibang function. Iba na rin isa? Ibang function. Kung paano ka magagamit ng Diyos. Okay? Alright. Kaya don't forget, tayo yung pinagawa na chosen generation and then royal priesthood then verse number 9, holy nation. Holy nation. Nakatingin po yan? Holy nation. Alright. Verse number 9, but you are a chosen generation, royal priesthood, then what? Holy nation. And what? Peculiar people. Okay, tatapos na ako. Now, the word holy, nakikinig ko ba sa akin? The word holy does not mean perfect na lagi holy. Listen, the word holy means what? Holy means set apart. Ano yung isang holy? Set apart. Ibinukod na para sa Diyos. Amen? Sa Tagalog, banal. Pero hindi siya perfect. Na may halo, may pakpak na wak. Holy means what? Set apart. A different people. Okay, set apart. Ha? Alright. Ano ho? Easy? So nagpapakita po ito. Ano ho? Set apart for God. Ibinukod na para sa Diyos. Amen? So ang church ay holy nation. Bakit? Set apart for God. Amen? Hindi ito tinayo para papurihin ng tao, hindi para papurihin ng Diyos. Amen. Hindi ito tinayo para gamitin sa politiko. No, ito itinayo ni Kristo para sa kanyang glory and honor. Amen? Upang ipahayag yung kanyang kapurihan, upang ipahayag yung kanyang ebanghelyong nabiligtas. Iba na bisa? At tingin ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Amen? To everyone that believeth unto the Jew, and also to the Greeks. Amen? In Greek news of church, a holy nation. Alright? Kaya nga, God's people are to be distinct. Iba na bisa? Because we are what? We are set apart for God. Okay, kaya God's people are to be a distinctive or a different people. A holy people. Holy three. Pakilangas. Nation. Set apart for God. Amen? Amen. Kaya kahit hindi pagbawas niya, hindi mo nagbabawal eh. Bago kong tumanigarilyo. Ba't ka? Ba't ka? Manigil sa likna. Paglabas.
Ay, totoo lang, totoo lang. Bakit? Kung pala nang save ka, dapat talagang makita mo sa Diyos ka na eh. Amen? Amen? Kung hindi ka pa, para saan? Di ba talaga? Kung talagang niloob ng Diyos na tawid na inigirin, dapat may tambunto ka sa ulo. Tinanggal nga marbol, tinanggal naman ng bed kung makaus, pagkakala mo ito, kala mo LTV. Diba, di mo makita eh. Ngayon, kala, uy, nasusunod yan yung kotse. Ngayon pag maribig, eh kung ako nakita mo nga roon, niniwala ka pa sa akin? Amen? Huwag ka mo naging pasto na, nag-baby. Di ba nung isa? Set apart for God. Lahat ng God gawin, ang vision ng Diyos ay nag-glorify. Amen? Nakita mo ako na sa kanto, niniwala ka ng beer, niniwala ka pa sa akin? Diba, ang palakas na ng loob. Nakapagpapos ko talagang... Diba? Mahalaga ng kakitaan kayo at holiness. Amen? 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 Binisita mo ko sa bahay, ginan mo ko ng bawa, itlog, tsaka... Huwag na mulang saging, dahil saging sa bahay. Parang sobrang taas ng potassium ko. Iba naman. E nagkagal, magdala ka. Pag nyari, Pastor, Del 5-7. Naku, naloka to. Kasi Pastor, nag-uwete. Wala pa sa akin. Tapos, listen. Okay, hindi man sabihin, alam mo nang hindi na dapat kung talagang ligtas ka na. Sabagat tayo yung what? Holy nation. Holy nation is what? Set apart. Pakalakas. For God. Amen? Makakita ang iba na tayo. Sabi na ng Diyos sa Matthew 5, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tama ba ko? Ye are the light of the world. Let your life so shine before men that they may see what? Your good works. Your good that they may glorify your Father which is in heaven. Amen? Kapag nakikita mo na pinago ka na talaga, wala ka ng bisyo, ang Diyos ang siya napapapurihan. Yung hindi nagawa ng relihiyon sa'yo, nagawa ni Kristo sa'yo, pasin po ko. Amen. Napatapot ka, may bago kong gina. Amen? In 2 Corinthians 7, therefore, if anyone be in Christ, he is what? He's a new creation. All things are passed away, all things have become new. Bago na siya. Holy nation. Set apart for God. And then what? Peculiar. Ibig niyo? Peculiar. Okay, ito kung natapos yung peculiar. Okay, peculiar. Peculiar means what? Peculiar means what? Unique. Peculiar means what? Lakas? Unique. Kakaiba. Amen? Kakaiba. Mga may bagong Kristiyano. Alam mo siya, takantakay mga tao eh. Ha? Ay! Hindi ka nag-disco. Ay, no, kasi gawin na tayo. Nag-disco tayo. Ah, disco. Ay, dasa din ang army talaga. Mga new way. Oh, di lang di-disco ko ulit. Nanarin, birra naman. Takanta ka sila sa akin. Takanta ka sila sa akin eh. Takanta ka sila eh. Diba? Diba ganun din tayo? Ano? Wala ka ng vision? Palilungkot naman ang buhay. Takanta ka sila. Diba? Ano? Hindi ka mag-inaanak. Ang kala kay talagang iniinom na ng tulong ng lalaki. Bakit? Kaya rinatap sa buhay mo? Takanta ka ba mo naman? Para masabi ng tulong ng lalaki, uminom ka ng gin, tsaka ng Clorox. Hindi pa close ka yun mo. Alam ako sigurado na sarili ko eh. Ewan ko na ikaw. Yeah? Takita kasi ang iba. Peculiar. Peculiar means what? Unique. Amen? We are unique. Don't forget, we are
are not religious people. We are true Christian. We are Bible-believing Baptist people. Baptist is not a religion. Don't you get that? Ang Baptist ay hindi religion. Ito ay uri ng pananampalataya at pamumuhay na nakabase sa Bible. Amen. Kaya tinawag yung Bible Baptist. Amen? Peculiar. Peculiar. Unique. Nagtataka sila sa uri ng pagsama natin. Wala tayo namang tinitinigan dito. Amen? Kumakatok tayo sa bahay-bahay, unique. Kakaiba. Amen? At pagdagtanong tayo, kakaiba rin. Are you sure? If you die today, you will go to heaven? Yes, it's not. Natutunan na sila. Ngayon lang namin na encounter ang ganyang klaseng tanong. Are you saved? Kasi yung ibang church yan, tapos sabi, are you a Christian? Na-encounter mo na ba yung apat na spiritual? Ano yung spiritual? Na-encounter mo yung apat na spiritual na approach? Ano yun? Natanggap mo na ba yung natanggap mo na ba yung baptism of the Holy Spirit? Ano yun? Binatro ko ang tanong, at ikaw ang tatanin ko, kung sakali bang mamatay ka ngayon, tiyak mo bang langit ang punta mo? Hindi ko alam yan. Ang totoo, kailangan mo masagot nyo. Sapagat kung hindi mo ito kayang sagutin, don't forget, hindi ka sarang bumunta. Impyerno ka. At ang reliyon mong pinagbistan, walang magagawa sa iyo. Tatandaan mo na rin, walang reliyon na ipinako sa cross. Walang reliyon nilibing at nabuhay muli. Tanging si Jesucristo Panginoon. At siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. Buhay siya hanggang ngayon. At siya nangako na sa kanya nag-uusap ang dalawa o tatlo sa pangalan ko, naroon ako sa gitna nila. Amen. Tandaan mo lang yan. Totoo ang sinabi mo. Amen. At sa oras na ito, sa oras na ito kung hindi ka pa saved, hindi ka pa tiyak na pagkawin na maray, langit ang buta mo, tanda mo, sa oras na ito, siya'y nag-iimbitan. Ang sabi niya, narito ako. Behold, I stand at the door. Narito ako sa pintuan ng kumakatok. Ang sino mang makinig ng aking tinig at magbukas ng kanyang pinto, ako'y papasok sa kanya. Are you listening, sir? Are you listening? Amen. My friend, alam mo kung anong pinto ng kanyang kinakatok? Alam mo kung anong pinto ng kanyang kinakatok? Hindi ito pinto ng bahay, hindi pinto ng luwa. Pakinabas! Puso mo! Alam niya kung hindi ka pa sa kinakatok kanya ngayon. Listen carefully, kaibigan. Seryoso ang Diyos sa iyo. Seryoso siya. Gusto kanyang galing sa kanyang kaharian. Ano mang oras mo ngayon tayong buhay. Seryoso siya. Alright. O yun ang ating invitation. Ang ating isa. So we are peculiar people. Unique. Okay? The Lord's Church is a peculiar people. Okay? It means unique. Are you listening? It means it is unique. It also means what? A people who belong to God. Peculiar dahil sa nagmamay-ari sa kanila. Tayo ay hindi pag-aari ng tao. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Paano tayo naging pag-aari ng Diyos? Paano? 1 Corinthians 6, 19-20. Paano tayo naging pag-aari ng Diyos? 1 Corinthians 6, 19-20. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumataan sa inyo? Amen? Sabi ko siya, kayo hindi na sa inyong sarili. You are bought with what? Yes. Sapagat kayo ay binili sa halaga. Paano na naging pag-aari? Yes, we are bought with what? A price. Binili kayo sa halaga. Now, anong halaga yun? Anong halaga? 1 Peter 1.18. Ha? Ano sabi ko? Kayo ay tinubos, hindi ng ginto o ng pila mula sa walang hanggang mula sa walang kabuluhang paraan ng pumunta ipinamana sa inyo ng inyong ninyo. Kayo ay binigyan ng dugo ni Kristo. Are you listening? Kaya we are what? Peculiar people because we belong to God. Amen? We belong to God. Sa paanong paraan? Redeemed by the blood of Jesus.
Amen? Amen. Kung nagsalala ka, halimbawa, ng relas mo kumakalit, ilan lang. Yan, hindi mo na kaya yung tubusin. Marami mo talaga. Ang ginawa ni Marvin is siya ang tumubos. Kanyang na yun. Kanyang na yun. Ikaw din. Matagal ng panahon na yung buhay mo, yung kaluluwa na kasalala sa diyan mo. Hindi mo matubos. Wala kang pantubos eh. Pero ang ginawa ni Piso siya na matay at nagbuhos ng dugo para sa iyo. Di ba lang yun? Ngayon, kanina kanina. He belong to God. Amen? Redeemed by the precious blood of Jesus. Kaya sabi Piso, you are not your own. Ye are not your own. Hindi ka na sa iyong sarili. Amen? You are bought with a price. Now, therefore, glorify God. Amen? Glorify God. Amen? Luwalhatiin mo na yung katawan ng Diyos. Alright? So, kaya nga sa hapong ito, nais ng Diyos, tignan mo ang Calvary. Tignan mo ito na yung pamilya niya. Amen? I-brother mo. Alin pangalawa? Pangalawa? Body. Amen? Ito yung body ni Christ. Kabilang ka. Amen? Amen? Alin pangatlo? Bride. Malapit ito sa kanya. Iniibig niya. Amen? Alin pangatlo? Building. And what? They are chosen? Generation. Then what? Frisou. Then what? All the reason, then what? Peculiar people. Okay? At inaasahan niyo tayo na ating ipapahayag, ipapangaral siya lamang at yung kanyang ebanghelyo. Na siya'y magliligtas, nagbabago ng buhay, at siya actually, ang siyang humano sa atin mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Tumayo po tayo lahat. Habang nakapagpapalagay,